ika'y tangnaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilingon, awa mo'y ihulog. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, mga ginigil kong mga deboto ng Ponasareno, ang ikatlong linggo ng Adbiento ay linggo ng Gaudete o linggo ng pagsasaya at pagbubunyi. Habang papalapit ang Kapaskuhan, inaanyayahan tayo na magsaya, magdiwang, magalak sapagkat nababanaaga na ang pagsilang ng ating manunubos. Ika nga, advance celebration. Already but not yet. Okay? Ito ang pagdiriwang natin ngayon. Kaya ang pari ay naka-pink. Taglay ang tuwa at saya. Si Jesus ang dakilang manunubos na magliligda sa atin mula sa pagkakasala at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo dapat magalak sapagkat tayong lahat ay ninais niya na makipahagi sa biyayang ito upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan sa mga panahon na tayo ay hindi naging totoo sa ating buhay, sa mga panahon na hindi tayo naging kontento sa ating buhay, humingi tayo ng tawad. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon na aming mahal. Pasapitin mo kami lahat sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami lahat sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon hiyaong mga tao na hinirang niya at ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod, anak hidalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay.
kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol. Gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa puong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya. Sa lahat ng salit-saling lahi. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutong. At pinalayas niya wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Alleluia. Espiritu ng may kapal na sa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at lebita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit, hindi ako karapat-dapat magkalag man lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Bitanya, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Mga ginigiliw kong mga kapatid, bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naway sa pagpapahayag ng mabuting balita, mabura, malis nawa ang ating mga kasalanan. Amen. Ang tema nitong ating pagdiriwang ngayon, ikatlong linggo ng Adbiento, ang sabi nga kanina, Gaudete Sunday, Gaudete. Rejoicing Sunday, the Sunday of rejoicing. In advance, we anticipate already, we celebrate already ang pagsilang ni Jesus. Kaya ang simbahan ay abante ng ilang araw. Ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus. Kaya mga pagbasa, binibigyan tayo ng sigla, ng saya, ng tuwa. Bakit si Jesus ay narito na, pero hindi pa. Ayan, already but not yet. Tingnan natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay si Kristo mismo. At itong salita ay naganap kay Jesus. Lahat ng mga naganap sa kasaysayan nangyari kay Jesus. Sapagkat siya mismo ang salita. Kung anong nangyari kay Jesus, mangyayari din sa atin na mga binyagan. Sa unang pagbasa, natunghayan natin na si Jesus sa propesiya ni Propeta Isaías, pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita
ay dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon, yaong mga tao na hinirang niya. Lahat tayo ay hinirang, pinili ng Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng binyag. Sa pamamagitan ng binyag, tayo ay naging mga anak ng Diyos, mga eredero, eredera, tagapagmana ng kalangitan. Entonces, kung si Jesus ay hinirang, pinili ng Diyos, hinirang, pinili rin niya tayo. Kung si Jesus ay sinugo ng Diyos, magdala ng balita, magandang balita, tayo rin ay sinugo, hinirang, upang dalhin ang mabuting balita sa kapwa. Kung si Jesus ay inutusan o sinugo, pagalingin ang mga may sugat ang puso, tayo rin sinugo para magdala ng paghilom, mga sugatan, pero mga manggagamot, wounded healers. Tayo ay mga pinalaya sa kasalanan, tayo rin ay magpapalaya sa ating kapwa ng ngit-ngit, galit, puot. Ito ang ating panawagan. Kaya nga, kung alam natin ito, ang ating misyon bilang mga deboto ng Puong Nazareno, tayo ay magiging masaya kahit hindi Pasko. Lagi tayong masaya. Amen. Amen. Sa Santo Ebanghelyo, si Juan Bautista ay sinugo ng Diyos upang magpatotoo. Magpatotoo sa katotohanan, magpatotoo kay Jesus. Lahat tayo ay tinawag magpatotoo. Kaya nga mga kapatid, kung tayo ay mga tagasunod, mga alagad ng Puong Nazareno, tayong lahat ay kailangan din magpatotoo kay Jesus. Si Jesus ang katotohanan. Tayo ay tinatawagan din ng Panginoon mamuhay sa katotohanan. Si Juan Bautista, sugo ng Diyos, na ihanda ang daraanan ng Panginoon. Tinanong siya ng mga Hudyo, tinanong siya ng mga Pariseo, sino ka? Tanong nila, sino ka? Ikaw ba si Elias? Hindi po. Ikaw ba ang propeta? Hindi po. Hindi po ako. Ay sino ka kung gayon? Sabihin mo sa amin, para masabi sa namin sa mga nagsugo sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Oh, tinanong siya kung ano-ano, pero tapat si Juan Bautista. Tapat siya sa kanyang kalagayan, sa kanyang katangian bilang sugo ng Diyos upang ihanda ang daraanan ng Panginoon. Hindi siya nagpaligoy-ligoy pa. Hindi siya nagbalat kayo. Hindi siya nagkunwari. Hindi siya nagsinungaling. Kung sino siya, sinabi niya mismo, right then, right there. Hindi siya naging plastic. Hindi siya naging orokan. Hindi siya naging tupperware. Kung sino siya, sa harap ng Diyos, sa harap ng tao, totoo siya, sinabi niya, pinangatawanan niya, pinanindigan niya. Iyon si Juan Bautista, saksi, testigo. Eh, ako, ikaw, tayong lahat, ganun din ba? Totoo ba tayo sa ating sinasabi, sa ating kinikilos? Ito ang hamon sa atin. Hindi tayo magplastikan. Sapagkat kung tayo ay hindi totoo sa ating sarili, nagbabalat kayo, nagkukunwari, nagyayabang, tayong lahat ay hindi magiging masaya. Kung hindi tayo kontento sa ating sarili, hindi tayo magiging masaya. Bakit? May kulang sa ating puso. Ano yon? Hindi natin pinangangatawanan kung sino ako sa harap ng Diyos, sa harap ng tao. At ito ang problema natin. Kaya nga, ngayong Pasko, masaya tayo kung may regalo. Masaya tayo kung may natanggap na ayuda, na bonus. Kung walang regalo, walang bonus, walang nag-abot, hindi tayo masaya. Bakit? Hindi tayo kontento. Hindi tayo masaya. Yan. Kung hindi tayo magpakatotoo, hindi tayo maging tapat sa atin, kalagayan, kung hindi natin,
kung hindi tayo lumulugar sa ating pwesto, kung hindi tayo tumatayo sa ating boundary, hindi tayo maging kontento, hindi tayo maging masaya. Kaya, sabi sa ikalawang pagbasa, magalak kayo lagi. Magalak kayo lagi. Maging matiyaga sa panalangin. Ipagpasalamat ninyo sa Panginoon ni Kristo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Yan. Kung tayo nakaangkla sa Diyos, pasakop sa Diyos, anuman ang mangyari, pasalamat kayo. Magalak kayo sa lahat ng oras. May regalo, walang regalo. May bonus, walang bonus. May ayuda, walang ayuda. May pasok, walang pasok. Magalak kayo. Ito ang katangian. Ito ang letrato ng isang deboto-debota ng Poon Nazareno. Laging masaya, laging kontento. Bakit? Ang Panginoon ang siyang pumupuno sa puwang ng kanyang puso. Amen. Palakpakan ang Poon Nazareno. Magpakatotoo sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Kaya nga mga patid, tinubos tayo ng dugo ni Jesus Poon Nazareno. Hindi tayo mga pipitsugin, hindi tayo mumurahin, hindi tayo mga chipanga, chipipay, hindi tayo taga-Murayta, Divisoria. Tayo ay mga dugong bughaw, mga tinubos ng dugo ng Poon Nazareno. Entonces, dapat tayo mamuhay ayon sa katangian na binigay sa atin ng Diyos bilang mga anak niya, tagapagmana ng kalangitan, eredero, eredera ng kalangitan. Kaya ang ating kasiyahan hindi nakaugat, hindi nakaugnay, hindi nakabatay sa material na bagay, kundi sa katotohanan na tayo ay mga pinili, hinirang ng Diyos bilang mga anak niya. Katulad ni Jesus Poon Nazareno, hinirang pinili tayo ng Diyos upang isugo, magpatotoo sa katotohanan. Kaya nga sabi dito sa Ebanghelyo, anong sabi dito? Ako ay nagbibinyag sa tubig. Ngunit sa nasa gitna ninyo, ang isang hindi nyo kilala, siya ang susunod sa akin. Ituwid ninyo, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin, iwasto, itama ang daraanan ng Panginoon. Huwag na tayong magplastikan, huwag na tayong maging orokan, tupperware, ha? Magpakatotoo tayo, maging kontento na tayo sa ating buhay. Magsumikap tayo at ang Diyos, pagpapalain tayo. Huwag na tayo maging pintasero, pintasera, osisero, osisera. Oo, huwag na tayo maging ingiterong palaka. Ang dami dyan. Huwag mong pakialaman ang buhay ng may buhay. Ayusin mang buhay mo. Ituon mang ang pansin sa Poon Nazareno. Ang Poon Nazareno nakatuon sa Ama ang kanyang paningin. Hindi siya nakatuon kung kani-kanino. Sa Diyos Ama, sa langit. Yun lang, wala nang iba. Kaya, sa pagpapatuloy ng ating misa, ang Linggo ng Gaudete ay dapat matuwa tayo, masaya tayo. May regalo, walang regalo. May ayuda, walang ayuda. May bonus, walang bonus. Kung tayo nakatuon kay Jesus Poon Nazareno, siya ang bahala sa ating buhay. Hawak niya ang ating buhay. Katulad ng Santo Niño, hawak ang mundo, hawak ang globo de oro. Bakit? Mahal niya tayo. Magtiwala tayo kay Poon Nazareno na tayong lahat ay maambunan ng kanyang saya, ng kanyang galak. Ang kagalakang ito ay nakaugat sa ugnayan natin sa Diyos upang siya lang, tanging siya, laging siya ang ating pananaligan at aasahan. Biba Poon Nazareno! Mahina.
Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, minamahal kong mga kapatid, buong pagtitiwala natin idalangin sa dakilang Ama na mapuspos tayo ng kagalakan at pag-asa habang hinihintay ang nalalapit at dakilang pagdating ni Kristong manunubos. Manalangin tayo, Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa simbahan, naway buong galak niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon, ang dignidad at kasagaraduhan ng buhay ng tao, manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng mga bansa, naway labanan nila ang lahat ng uri ng karahasan at paghamak sa tao, bumuo ng mga batas na magtatanggol sa mga maliliit sa lipunan at gumawa ng hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga biktima ng ilegal na droga at terorismo, mga nagpupuslit o nangangalakal ng tao, at iba pang mga pang-aabuso sa dignidad ng tao, makatagpunawa sila ng pag-asa at paghilom mula sa iyo, O Diyos, at sa pagkalinga ng kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga sumasagip, mga nagpapatupad ng batas, mga nagtatanggol, nag-iingat at nangangalaga sa mga biktima ng mga karahasan, sa mga nagtuturo at nagpapalaganap ng pagkilos laban sa pagyurok ng dignidad ng tao, maligtas nawa sila sa lahat ng panganib, manatiling tapat at mapuspos sila ng galak sa kanilang mga gawain. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Para sa mga namatay na biktima ng digmaan, karahasan at pagmamalabis, maranasan nawa nila ang galak at kapayapaan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. Sa lahat ng mga tao na naghahangad ng kaligayahan na mali, nawa ang Panginoon pukawin ang kanilang mga tutulog na kamalayan at mga tutulog na puso, masumpungan ang ligaya nagmumula kay Kristo, ang mamuhay ayon sa biyaya at iwasan ang buhay kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon ng galak, dinggin mo kami. O mababaging Ama, batid mo ang aming nakaraan, batid mo ang aming nakalipas at ang hinaharap. Tunghayan mo ang lahat ng aming mga panalangin upang mapuspos kami ng galak at pag-asa sa nalalapit na pagdating ng iyong bugtong na anak. Hinihiling namin ito kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsupo ang lahat. Aming handog ang tinapos.
Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, ang mesa ng Panginoon ay handa na po. Manalangin kayong lahat upang ang paghahain ko, paghahain ninyo ay kaluglanawa ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusuko mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Maria na Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghelis nagsiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami lahat ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, o sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan, o sana, o sana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya,
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami lahat ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat na tumayo sa harap mo para manglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Senyor Obispo at ng Tanang Kaparian, mga reliyoso-reliyoso, mga madre, mga seminarista, lahat ng mga masugid na tagasubaybay ng Quiapo Basilica Minor Masses, mga benefactors namin sa Quiapo, temporal and spiritual, at lahat ng mga intensyon na pinabot sa misang ito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din naman lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birhen Maria, Nena ng Diyos. Kaysa ng kanyang kabiyak na puso ni Jose, si Jose. Kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal, ni San Juan Bautista ang aming patron. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at sa kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang amen ang siyang ating sigaw. Ito ang ating tugon sa panawagan ni Kristo na magpakatotoo, na mamuhay sa katotohanan upang tayo ay makontento at maging masaya sa lahat ng oras. Kasama si Jesus, dudulog tayo sa Ama upang ang ating mga problema, mga hadlang, mga balakid upang maging masaya katulad ng magiging balat, nagbabalat kayo, mga nagkukunwari, mga nagsisinungaling ay matanggal at mapalitan ng biyaya ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin na kami lahat iadya sa lahat ng masama. Iadya sa pagiging doble kara. Iadya sa lahat ng pagiging sinungaling. Iadya sa lahat ng mga peligro, mga kalamidad, man-made and natural calamities. Pagkalooban kami ng kapayapaan at sa araw-araw, iligtas sa kasalanan, iligtas sa mga virus, sa mga pneumonia na laganap ngayon, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, katotohanan nagmumula kay Jesus ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, mapalad tayong lahat, tumanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo. It's announcement. Ngayon po ay linggo ng mga seminarista o Seminarian Sunday. Kaugnay mo po nito, magkakaroon po tayo ng second collection na ipantutulong natin sa kanilang paghuhubog bilang isang mabuting pari. Tumulong po tayo.
sa sarili naman, walang sinuman ang namamatay para sa sarili naman. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Announcement, calendar Nazareno 2024. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, mula ika-5 ng umaga hanggang ika-8 ng hapon. Meron po tayong mga booths na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po na po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, ang pagpinagsaluhan namin ngayon sa Eucharistia sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami lahat ay maging handa sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagbabasdas at bendisyon ng Panginoon sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga hanap buhay, at sa inyong mga gawain at balakin. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong anak na ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspo sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagginawa niya kayo lahat sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin niyo mga kayo lahat ng gantimpalang buhay na din matatapos. Kapag siya'y dumating na ng may kadakilang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo ngayon. Mga taga-subaybay sa aming live streaming, mga naririto at lahat ng mga deboto, saan man sila naroon, makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang kanilang pangako nung sila'y binyagan at ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo lahat ng makapangyarihang Diyos, ang puno ng mga mahal sa buhay, san man naroon ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ho ang misa, pumayo kayong taglay ang kapayapaan at galak ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro